Magandang umaga, ito po ang News TV Live. Ngayong umaga, naktaktang i-turnover ni Pangulong Noynoy Aquino ang draft ng Bangsamoro Basic Law o BBL sa Kongreso. Ang BBL po ay ang legal translation ng nilagdaang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro nitong March 27, 2014. Ang inyo po nakikita ay ang live video dyan po sa may Rizal Hall sa Malacañang kung saan nakapapasok lamang po ilang saglit pa lamang nakalilipas ni Pangulong Noynoy Aquino para nga pangasiwaan ang turnover ng BBL. At sa ating po ipinapakitang video ay namatan din po natin si Vice President Jejomar Binay at ilan pang matataas na opisyal ng ating pamahalaan, kabilang na rin ang ibang mga service units, ang AFP, ang PNP at ilan pang mga matataas na opisyal na mayroon pong naging participation dito po sa pagbubuo o pagbabalangkas ng Bangsamoro Basic Law o BBL. Gaya po na nabanggit natin, ito pong live video ang pinapakita natin dyan sa may Rizal Hall ng Malacañang kung saan ilang saglit pa lamang nang pumasok si Pangulong Noynoy Aquino at kung saan siya ay inaasahang magtatalumpati ngayong umagang ito. Secretary Teresita Quintos Deles and Bangsamoro Transition Commission Chair Mohager Iqbal to turn over the draft of the Bangsamoro Basic Law to Senate President Franklin Drilon. May we also request the President to turn over the draft of the Bangsamoro Basic Law to House Speaker Feliciano Belmonte Jr. Thank you, Mr. President. May we now call on Executive Secretary Paquito N. Ochoa Jr. to introduce the President. Honored guests, let's welcome His Excellency the President of the Republic of the Philippines, the Honorable Benigno Simeon Aquino III. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Maupo tayo lahat. Vice President Jejomar Binay, Senate President Frank Drilon, and members of the Senate present, Speaker of the House Sonny Belmonte, members of the House of Representatives present, Executive Secretary Paquito Ochoa, Secretary Teresita Quintos Deles, the Mindanao Development Authority Chair Luwalhati Antonino, Armed Regional Governor Mujib Ataman, Governor Juma Akbar, Governor Mamintal Ajong Jr., Governor Ismael Toto Magandadato, Governor Abdul Sakur Tan II, Governor Norbert Sahali, Vice Governor Abdul Sakur Tan, former Governor Sadikul Sahali, Governor Mohamed Dimaporo, Mayor Sherilyn Akbar, Bangsamoro Transition Commission Chair Mohager Iqbal, PNP Director General Alan Purisima, AFP Chief of Staff General Gregorio Katapang, Lieutenant General Jeffrey Delgado, the government and the MILF Peace Negotiating Panel, other local government officials present, honored guests, ladies and gentlemen, mga minamahal kong kababayan, magandang umaga po. Nung nagsimula po ang ating termino, ang sinabi natin sa ating mga kababayan, pwede na muling mangarap. At ngayong araw nga po, pinatutunayan natin, hindi lang tayo nangangarap, tinutupad na natin ang ating mga mithiin. Isang malaking hakbang na naman ang nagawa natin patungo sa isang mas mapayapa at mas maunlad na Mindanao. Sa pamamagitan nitong panukalang Bangsamoro Basic Law, nabibigyan natin ang hugis ang pagsasakatuparan ng mga prinsipyong nakapaloob sa ating Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Noong nga pong nakaraang SONA, humingi ako ng pangunawa sa ating Kongreso ukol sa batas na ito. Kinailangan po natin ng sapat na panahon upang mahimay
ang bawat probisyon ng ating panukalang batas. Mahaba at mabusisi po ang proseso ito dahil nga inilatag natin ang bawat detalye ng pagpapatupad ng ating adhikain para sa Bangsamoro. Tinitiyak ko po sa inyo, pinanday ang Bangsamoro Basic Law upang maging makatwiran, makatarungan at katanggap-tanggap sa lahat, Moroman, Lumad o Kristiyano. Nagpapasalamat ako sa pakikisa ng mga pinuno at kasapi ng MILF sa pangunahan nila Chairman Alhaji Murad Ibrahim at Mohager Iqbal. Nang ating masisipag at magigiting na peace panel sa pangunguna naman nila Secretary King Deles at Chairman Miriam Cornel Ferrer. Gayun din sa ating pong Bangsamoro Transition Commission, stakeholders, mga miyembro ng gabinete at sa ating mga katuwang sa ibang bansa upang tuluyang mailimbag sa kasaysayan ang bagong kabanata ng kapayapayan at pagkakaisa sa bansa. Tiwala ang nagdala sa atin dito. Sa kabuuan ng negosasyon, nakita kong talaga namang desididong makarating sa isang kasunduan ang bawat panig. Napatunayan po natin sa panahong hindi natin iniisip kung paano makakapanlamang narating natin ang isang sitwasyon kung saan lahat ay panalo. Ngayon, mayroon na tayong panukalang batas. Matibay ang aking pananalig na sangayon ito sa ating saligang batas, na matapat ito sa mga prinsipyo ng ating Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, na sinasalamin ito ang ating kolektibong pagsisikap tungo sa pagunlad na walang naiiwan. Sa atin naman pong Kongreso, naunawaan namin na kailangan ninyong suriin na mabuti ang panukalang batas na ito. Ang hiling lang namin, maipasa po sana ito sa lalong madaling panahon. Sa ganitong paraan po, mabibigyan natin ng sapat na oras ang ating mga kapatid na makapaghanda at tuluyang mapalago ang ipinunda nating pagbabago sa pamamahala sa Bangsamoro. Sa aking mga boss, ngayon na ibigay na natin ang kopya ng panukalang batas sa Kongreso, huwag po sana natin isipin na sa mga mababatas lamang nakasalalay ang pag-usad ng inisiyatibang ito. Ang totoo, bawat isa sa atin ay may mahalagang papel na ginagampanan upang makamit ang tunay na transformasyon sa lipunan. Di po ba't kapatid ang tawag natin sa ating mga kababayan sa Western Mindanao? Sa isang tipikal na pamilyang Pilipino, niminsan narinig ba natin mula sa ating mga magulang na pinayon tayo at sinabing, sige, lamangan mo ang kapatid mo. Bilang ama ng bayan, tungkulin ko pong manguna sa pangangalaga sa kapakanan ng bansa at itaguyod ang isang patas at makatwirang lipunan. Ngayon po, ito ang pakiusap ko. Tulungan natin ang mga kapatid natin Pilipino, maliwanag naman pong napag-iwanan ang arm sa pag-unlad. Kaya naman gusto natin bigyan ng pantay na pagkakataon ang lahat, lalong-lalo na ang mga nasa laylayan, upang mabigyan sila ng kakayahang makiambag sa pag-angat ng bansa. Sabi ko nga po, dapat may boost up para naman makakatch up ang mga mas nangangailangan. Sa ating mga kababayan sa Luzon at Visayas, maging malinaw po sana, hindi magiging kompleto ang pagbabago kung hindi ito magsisimula sa ating mga isip at puso. Tanggapin natin ang buong buo ang ating mga kababayang Muslim. Irespeto natin ang paniniwala at paraan ng pamumuhay ng ating mga katutubo. Imbis na sumakay sa mga nagpapakalat ng negatibong balita at paniniwala tungkol sa katimugan, gamitin natin ang ating talino at panahon upang lubos na maunawaan ang kasaysayan, kultura at karanasan ng mga kapwa rin natin Pilipino. Sa pamamagitan nito, madidiskubre natin kapareho din natin sila. Nangangarap na mapagtapos ng pag-aaral ang kanilang anak, gustong mamuhay ng walang takot at pangamba, nagnanais na maging matagumpay sa itinataguyod nilang larangan. Malinaw po, ngayon higit kailanman, namamayani na ang tiwala natin sa isa't isa. Kailangan po natin pagtibayin ang tiwalang ito sa pagsuporta sa agarang pagsasabatas ng Bangsamoro Basic Law. Huwag na po natin hayaan ang pagkakataong magbigay ng panibagong bukas sa lupang pangako. Hinihimo ko kayong makiambag tungo sa katuparan nito. Kapag naipasa na po ng Kongreso ang Bangsamoro Basic Law, ang susunod na hakbang para sa atin ay isang plebisito para sa mamamayan ng Bangsamoro. Ang panawagan ko po sa ating mga kapatid na boboto, pag-aralan ninyo sana na mabuti ang mga nailatag na provision, ang inyong pag-unawa at pakilahok o pakikilahok ang magiging
pananggalang ninyo sa mga nagpapakalat ng agam-agam sa ating agenda ng pangmatagalang kapayapaan. Ito rin ang magbibigay sa inyo ng higit na kakayahang makibahagi sa transition patungo sa isang matatag na pamahalang Bangsamoro pagdating ng 2016. Doon naman po sa ilang nag-aalala kung magtatagumpay ba ang inisiyatibang ito, ang sa akin po, ngayong nakakapit-bisig na ang dihamak na mas maraming Pilipino, moro man, lumad o Kristiyano, ngayon pa ba tayo magdududa sa isa't isa? Ngayon pa ba tayo matatakot sa pagbabago? Di man natin hawak ang hinaharap, buo po ang loob ko at natitiyak ko. Maging ang mga kasamahan natin ngayon dito, ang wagas na tiwala at pagkapit sa pag-asa ang maghahatid sa atin sa katuparan ng ating mga pangarap. Sa Sabado ng gabi po, ibabiyahe ako patungong Europa. Kasama po ang panukalang Bangsamoro Basic Law at ang mga narating natin sa usaping pangkapayapaan sa mga ipagmamalaki ko sa mga pinuno at mga kababayan natin sa Spain, Belgium, France at Germany. Ikukwento ko sa kanila kung paanong sa pamamagitan ng pagtitiwala at pagtutulungan ay nakarating tayo sa kinalalagyan natin ngayon. Ibabahagi ko sa kanila na bagamat hindi pa ganap ang ating tagumpay, buo ang ating loob na magpapatuloy ang ating pagsisikap tungo sa isang mas maunlad at mas mapayapang Pilipinas. Malinaw po, nabigyan tayo ng pambihirang pagkakataon upang mapatunayan hindi lamang sa ating mga sarili kundi sa mundo na kaya natin makamit ang dating ipinapalagay na imposible. Nang malagay tayo sa isang sangandaan, pinili natin gawin ang makatwiran at ngayon nga ay abutan na natin ang pangmatagalang makapayapaan at malawakang kaunlaran. Inyo po napanood ang talumpati ni Pangulong Noynoy Aquino dyan po sa may Malacanang, kung saan formal na nga pong na-turn over ng Pangulo ang draft ng Bangsamoro Basic Law kina Senate President Franklin Drilon at House Speaker Feliciano Belmonte. At sa kanyang talumpati ay binanggit po ng Pangulo na di umano'y malaking hakbang para sa pagkakaroon ng kapayapaan at pag-unlad sa Mindanao itong pagkakasumite ng draft o yung tinawag niyang panukalang batas na Bangsamoro Basic Law, kung saan balak na bumuo ng isang Bangsamoro State dyan po sa Mindanao. Ayon din na sa Pangulo ay inulit niya ang kanyang paghingi ng pag-unawa sa Kongreso para sa sapat na panahon dahil nga po nagkaroon ng medyo delay itong pagkakapasa nitong o pagkakasumitin nitong draft ng Bangsamoro Basic Law dyan sa mula sa Office of the President papunta sa Kongreso at sa Senado. At muli rin hiniling ni Pangulong Noynoy Aquino na maipasa sa lalong madaling panahon ang draft ng Bangsamoro Basic Law.